Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 95.7% na ang employment rate sa bansa. Ang ibig sabihin, nasa 48 milyong Pilipino na ang mayroong trabaho. Ang magandang balita na ito ay resulta ng pagtutulungan ng lahat ng sektor upang mapabuti ang kabuhayan ng bawat Pilipino dito sa bagong Pilipinas. Sa patuloy na paggamit ng pamahalaan sa layunin nitong pagbutihin pa ang ekonomiya ng bansa, kaakibat nito ang pagbubukas ng mas maraming trabaho, mas lalo't higit ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Lumago ulit ang ating ekonomiya dahil sa kombinasyon ng mga government policies and actions, as well as yung new optimism naman ng private sector na makilahok sa negosyo, mag-resume ng mga natigil na negosyo ng pandemic, at saka bagong optimism din ng mga workers na makilahok sa labor market. Tuloy-tuloy naman ang pag-invite at ng investors sa private sector, at katunayan nga ay maraming marketing missions, maraming pinapangunahan mismo ni Presidente para hikayatin ang mga investors sa Pilipinas. Kasama din dyan yung infrastructure development na tuloy-tuloy. Nakakalikha din ng maraming employment niya. Hindi lang Department of Labor and Employment ang main contributor dyan sa paglago ng employment opportunities at pagbaba ng unemployment rate. Tulong-tulong lahat, government policies, government actions, government support, plus of course the active engagement of the private sector, and yung mga manggagawa natin. Sila naman talaga ang engine ng ating. Kamakailan lang sa kanyang naging talumpati, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pribadong sektor na suportahan ang micro, small and medium enterprises o mga MSMEs, na malaki ang ginagampanan sa pagpapaulad sa ekonomiya at sa paglikha ng mga trabaho sa bansa. I am sure you have heard the statistics ad infinitum, 99% of our businesses are MSMEs. 62-63% of our working force are employed by MSMEs. At dahil whole of nation approach ang ginagawa ng pamahalaan pagdating sa usaping trabaho, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa pribadong sektor. Sa katunayan, binuo ng administrasyon ang Private Sector Advisory Council, kung saan kabilang ang mga nangungunang business owner sa bansa, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang hingin ang kanilang partisipasyon tungo sa pagpapaunlad ng bansa. Sa kanilang huling pagpupulong, inihayag ng Job Sector Group ang rekomendasyon nito para pabilisin ang paglikha ng mga trabaho, at ito ay sa pamamagitan ng mga MSMEs. Mas madali ang mag-postbong at magtayo ng maliliit na negosyo kaysa sa kalalaking kumpanya. Tagadagad, nakakapagbigay ng trabaho sa mga tao ang mga ito. Alam niyo, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ang DTI ay nakatutok sa pagpaunlad ng maliliit na negosyo. Tutulungan natin sila sa tatlong pamamaraan. Magkaroon ng turunan, magkaroon ng teknolohiya para sa produksyon, at magkaroon ng maabot na merkado. Dahil sa paglago ng maliit na negosyo sa ating mga probinsya, marami ang hindi na kinakailangang maghanap pa ng hanap buhay sa Metro Manila o sa mga malalaking syudad. Pag ganito ang nangyari, ay talagang uunlad ang ating bansa at lalaki at lalago ang ating ekonomiya. At magkakaroon ng marami at magagandang trabaho ang ating mga mamamayan. Magkaroon ng agreement ang Department of Labor and Employment with the Department of Trade and Industry to partner in improving the productivity of MSMEs. Maganda yung partnership na yan kasi sa Department of Labor and Employment, ang network namin siyempre nakapokus sa mga manggagawa.
Ang network naman ng Department of Trade and Industry ay nakafocus sa mga negosyante, including yung mga maliliit. Kaya hopefully ay magiging matagumpay yung ugnayan na yan para naman makakatulong na continuously to uplift the productivity of the MSMEs and to help them expand. Bukod pa rito, isa rin sa mga tinututukan ng Department of Labor and Employment ang kagalingan ng mga Pilipinong manggagawa sa labas ng bansa. Nakikita sa mga Pinoy, mga kababayan natin, yung mga qualities na skills, good interpersonal relations, and very strong work ethic. We try to make sure na meron silang sapat na training sa technical and vocational training na kinakailangan ng industriya. We try to make sure na kung na-employ na sila ay na-enjoy nila yung kanilang karapatan, na meron tayong program area na human resource development at employment, ano? Kontribusyon ng Department of Labor and Employment diyan ay siguraduhin na yung ating mga manggagawa ay nagkakaroon ng sapat na skills para matugunan nila yung requirements ng enterprises. Isa sa mga industriyang malaki ang kinabibilangan ng mga Pilipino, ang shipping industry. Ayon sa International Labor Organization, kabilang ang Pilipinas sa mga major suppliers ng seafarers sa buong mundo. Ang magsaysay ay isa sa mga tanyag na Filipino shipping and logistics companies sa buong mundo, na aktibong nakikipag-ugnayan sa pamahalaan para palawigin pa ang shipping industry ng bansa, lalo't higit magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. The Filipinos now comprise about 25% of the workforce on the world's fleet. And during the pandemic, you could see how important shipping is. It's such an essential service. And our seafarers have played such an important role. Or else nobody would have food, nobody would have medicine. Everything that we use in our daily lives, 90% comes by ship. And so you can imagine that not only is shipping essential, but seafarers are essential workers in the whole global economy. The president has really been amazing in terms of really putting an effort to address the quality of our seafarers. The reason that it's so important to keep the quality of our people is because we have a potential to house ship management companies, legal offices related to maritime. Halos lahat ng barko, if not all, no, may Filipino seafarer on board. And yung demand for them in terms of deployment, ay halos pumapantay na tayo sa pre-pandemic. Ang laking significance kasi nagpapakita ito ng tiwala nila sa Pilipinas. Well, in Department of Migrant Workers, yan talaga yung tahanan ng ating OFW, pati ng ating seafarers. Kaya binabago namin yung rules sa deployment ng seafarers, pinapadali namin. Pinalalakas namin yung mga sea-based division ng Department of Migrant Workers para matugunan. Kung lalong paigtingin yung mga various interventions at services ng Department of Labor sa mga areas na ito, lalong makakatulong na mag-create ng isang environment na makakahikayat ng mga investors, makaka-create ng jobs, at magkakaroon ng mas malawak na oportunidad ang ating mga manggagawa. Sa kabila ng pagtaas ng employment rate sa bansa, hindi pa rin titigil ang pamahalaan at ang mga sektor sa pagpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at sa paglikha ng dekalidad at mas maraming oportunidad para sa kanila. Ang lahat ng ito tungo sa pagkamit sa pangakong trabaho para sa Pilipino at ang pagsiguro na ang Pilipino ay nararapat para sa trabaho. Natin, Bagong Pilipinas.